may mga bagong usbong talagang team dito. So keep the fire burning mga kaibigan. Share nyo na tong stream natin. Mamimigay tayo ng 1,000 diamonds if we reach 8,000 viewers. So far, we have 4.6K. I mean, 4.6K ba? O higit pa nga eh. Oh, tama. 4.7. Ayan. So, share nyo na to mga kaibigan sa timeline nyo publicly. Pero by the way, dapat sharer eh, no, Shanti? Just like before lang din. Oo, kailangan share. I-check pa rin natin kung share kayo guys. Pero tara tayo sa ating game number one. Siyempre, blue side natin yun ay Signal Ultra. Chojin ang gagamit ng Kaja Hates naman para sa isang Lancelot. Blank with the Kufra. Iba DJ ang gagamit na Sicilian Andrea for this export. Yun. Sa kabilang banda naman mga kaibigan, BSB. Trevor naman dito for PNK. Shider QT for this link. Wilson naman for Joehead, Demon for Uranus, Kukai for this Atlas. Eto na. So wala pa naman masyadong maganda mangyayari this time. Most likely talagang ganyan lang din. Lido Wonder and the Blue Buff. Pero para sa akin, pagkalaban ko, Ling, napakasarap i-invade niyan sobra. Kasi na may hihirapan na yan pagka mabilis maubos yung energy niyan. For ano naman dito, ang mahirap naman sa Signal Ultra para mag-invade. Meron kasi si Trevor, meron PNK, kumbaga. Pero anyways, mga kaibigan, si Black doon pumasok with about si Ball, pero disengage agad. So, guys, sinabi natin ang laro natin ngayon para nga pautakan na in terms of objectives. Paunahan na kung sino makakasira ng mga Torre, both top lane at bottom lane. Yun, nako. So, this time, talaga nga chilling like a villain muna. Ito na, nag-level 4 na si Ling. So, most likely, pwede na rin gumala din, mga kaibigan. Pero si Blank, yata ang first blood dito. Nakuha na kagad. Yata, happy ballers. And another one, ejector. Ayun, Imba DJ will go down as well. Grabe. 2-4 nating trade in favor of BSB agad. Very aggressive play. At sakto-sakto yung pagkakadating doon ni paring Wilson. Nakapag-flicker pa para lang mapatay si Imba DJ. At dahil dyan, guys, gold lead is now on the side of Signal Ultra. And bottom lane side, possible din makuha nila yan. Kasi nakaready lang din naman dito yung players ng BSB. Oo nga naman. So, kumbaga makita lang nila na pwedeng i-go to on the go, banat kagad, level 3 lang din naman to si Rhea, so wala pa to most likely last insanity, pero ayaw nila, nag minion wave clear lang, it's part of their rotation lang daw, kumbaga hindi sila naparito para may pag-away, pera lang kumbaga. Pero sa top lane, ayun, nako, maluwag para objectives sa Signal Ultra muna, to maluwag para sa Signal Ultra para kumuha ng objective dito against BSB. Pero for BSB, pabilis yung rotation nila guys, kita naman natin nakaready din doon yung dalawang players nila if ever sa top lane. Pero middle lane side, si Iba DJ ang nauiwan for Signal Ultra, and good thing dito ginagawa ni Trevor, talagang ina-advance niya yung aso niya para hindi makagalaw dito na maayos sa Signal Ultra. Pero anyways, mga kaibigan, bouncing ball again for Black. Black pala, I mean, pero pinasok pa dito ng BSB ang buff, and na-secure pa rin naman dito ng Lancelot na Signal Ultra. Pero yung nga lang, Divine Judgment ay nakuha. Kukai ay nakapag-set pero mapapatay pa rin na isang Kufra ng Signal Ultra ngayon para sa ating laban. Pero at tagal bago magkaroon ng patayan doon, and kita natin maingat yung mga players natin magbitaw ng skills dito against both teams. Oo nga, no? Parang kailangan nila nga naman din tipirin to kung sakasakali. Diba? Signal Ultra and BSB as well. For BSB, mahihirapan, especially for Link, kailangan niya yung panakas niya. And for Signal Ultra, si Hades din dito. So, kailangan laging ready on the go yung mga bitaw niya ng skill. Kasi pagka pinakalas na tinamaan niya, wala nang iba for the turn draws. Pero yun nga lang, nakupo yung aso dito ha. Nako, tapakatapang sa torre, grabe. Pero si Shider, nakupo, napilitan na mag-ulti and escape. Mga kaibigan, ito naman, tuloy pa din ang laban. At to another one, si Blank napag-flicker out. Pero tinamaan ng trap. Another one, ejector with unstoppable force. Yata, happy ballers, ayun. Nako po, 3-1 kagad ang score, and Kufra will go down. Uy, mukhang ganda ginagawa dito ng BSB, actually ng PNK. Kasi kita natin talaga hindi makapasok yun or hindi makapagbato ng skill dito sa Cillian kasi lagi may nagsuzone out sa kanya. Pero anyways, mga kaibigan, na-secure dito ng BSB or ng Ling ni Shider QT ang turtle objective dito against Signal Ultra, at dahil dyan lumalaki pa rin ang kalamangan ng team BSB. Actually, very unusual to for BSB na walang marksman talaga na offensive dito for their lineup, kasi nakilala natin sila na meron talaga mga marksman. So wala si Jerax, no? Possible new lineup to ng BSB, mga kaibigan, para sa kanilang team. Pero bottom lane side natin, nandito si Rhea, wala na buhay. At nandito na si Shider QT, securing that kill for the team. Oh, yun na nga, mga besties, grabe. And, sa top lane, ito na ang ganti, mga kaibigan. For Signal Ultra, they were able to take down Kukai sa top lane. Pero there's a trade sa bottom lane naman for Blank. Third time around. Okay lang din naman pala kahit namamatayan yung Signal Ultra. Si ano naman pala yun? Si Kufra or si Blank. So walang problema. For sure nakamask yan. Hindi masyadong madedelay. Yung pinaka-factor lang doon, nagkaka-item yung nakakapatay. Pero at least si Kufra, hindi naman siya madedelay masyado pagdating sa farming.
Kumbaga mas mahihirapan dito yung Signal Ultra pag kayo mga damagers nila yung mamamatay din for the team. But anyways, the top farmer for this match is this Ling with the 3.8k gold. So malaking advantage na agad to for this Ling against the Lancelot. Actually si Lancelot hindi pa siya niya na take advantage dito yung kanyang ano emblem or kanyang talent na kanyang emblem, which is the Bounty Hunter spell, kasi hindi pa siya nakakuha ng kill. Actually 2 kills dito na Signal Ultra ay naging assist lang niya for the team. Kaya nga, tama ka dyan. So, this time, eh, item check nga tayo dito, isa pa, para tignan ko lang din, 4-man mask for Signal Ultra and the 3-man, 4-man mask din for BSB. Funnel! Okay, so naka-funnel to kay Ling and naka-funnel kay Lancelot. So, funnel marks, funnel assassins. Pero eto na, nakupo, ayun, nadali sa top lane yata, napilitan lang si Rhea, pero mag-isa lang yan. Pagkatas ng last insanity, pwede nang patayin, mga kaibigan, ulti para kay Shiny Bird. Here comes the backup! Imba DJ and Blank, nakupo, pero meron ding aso, nakapan na ang backup. Diyos ko minyo, Ginoo. Ayun na, nagkagulo na. Pero wala pa rin patay. Pasok si Kupoy, mga kaibigan. Nadala lang naman ang Uranus dito. Impa DJ, napatay dito ng Team BSB. And kita natin si Rhea, nakapatay. Buhay pa rin yung expert kanina. Pero si Blank pumasok. Guys, and Turtle, habang nangyayari yon, Signal Ultra, kumuha ng objective. Wala sagot naman ng BSB. Ayun, Torre dito sa top lane. So for Signal Ultra, ang kinagandaan ng ginagawa nila, kumukuha sila ng Torre. Alam kasi nila hindi na makakapunta sa top lane. So diniretso na lang nila, kumuha sila ng ibang objective para makahabol or hindi ganun lumaki yung kalamangan dito ng BSB. That is two turrets if ever masira nila to, plus a turtle objective for the team. Oo nga naman, magandang ano yun, magandang decision making nga yun. Kung hindi naaabutan sa top lane, wag nang ipilit. Ano na lang, ibang objective na lang, kasi ganun din ka patutunguhan nun. Pero yun nga lang, si Blank dito napasobra, but there's a flicker naman. So okay lang din, kaya naman medyo nagtatapang-tapang merong escape routines. Pero ito, si Chujin dito nagtatago lang sa Gedli. Pwede niya na ito sabunutan, and another one, Divine Judgment, saksak patalikod. Ayun, naku po, and a beautiful kill. Grabe, ano, Signal Ultra dito, ha? Natin kanina, talagang sinakto dito nung Kaja yung kanyang Divine Judgment para hindi mapunta or matarget lock na dito yung isang PNK. Kasi usually, di ba, nagiging problema sa setup play. Pero wait lang, mga kaibigan, si Kukoy dito, kamunti ka na mamatay. So kita natin this time around for Signal Ultra, sila naman yung nag-a-advance or sila yung nagiging aggressive dito against BSB. Knowing na BSB yung lamang on the early part of the game. So kita natin nakaabang dito sa buff na gaya na sinabi mo, for a Ling, mahirap talaga na maagawa. Pero yun nga lang, target lock mga kaibigan, mega kill, predefined judgment lang naman, Tempest of Blades 4, Shadow PDD sa atin laban, plus the last insanity, napakalang setup play, talagang kuhang-kuha ang damage dito, ng ultimate card from the export, pero hindi pa rin tapos sa ating laban, hates dito, ako, double kill lang din naman, at kita natin dito, Rhea, last man standing for Signal Ultra, na merong immortality, flicker out, plus the sly cone eye, pero inahabol pa rin dito ng players ng Team BSB, at napakakunat lang din naman, immortality. Team, may firag armor yan pagkatapos. Pero kita natin, may last insanity, Bamba out para kay Maring Rhea ng Signal Ultra and a kill for BSB. Grabe, ang tagal din ng buy time doon ni Rhea. Okay na din yung maganda-gandang buy time din. Pero for Signal Ultra, still they're holding their own early stage game dito mga IBN. But for BSB, 12 kills na agad din sila. Nakita natin pumapalag ang Signal Ultra pero hindi nagpapasindak ang BSB. For BSB, bumawi na rin sila ng last turtle dito of our game. Saan nila napunta? Eto na, nakupo. Oops. Ito, tata sa kabila. Sa mid yan. Sa mid. Baka babasag na yata. Hindi. Na-depensahan na. Pero ito kanina sa Signal Ultra, maganda lahat ng pasok nila. Na-sustain lang talaga dito ng BSB. Kumbaga, sakto din kasi yung Tempest of Blades ni Shider Cutie. So, feeling ko yun yung kailangan nilang batayan. Pero is flicker out agad kay Imba DJ na dito na iwan as a player cover Signal Ultra. And a kill lang din naman si Hades. Wala na yung damage ng Signal Ultra ngayon para sa atin laban. Si Blank Kapita mag-bouncing ball palayo. At kita na natin dito sa top lane. Konting-konti na lang. Masisira na. And middle lane turret dito ng Signal Ultra bumigay na against Team BSB. Possible, pwede lang diretsuhin to, pero we have Chujin and Blank together with Imba DJ defending this turret sa middle lane. At eto na, mga kaibigan, nadali pa si Rhea, wala na frag armor, wala rin buhay pa sa Tempest of Blades, and a kill for Trevor dito sa ating laban, hindi pa tanin tapos. Fatal Links has been popped, and a kill for Shider Cutie onto this Ling, at si Blank, nako po, napilitan na rin magbamba out against Team BSB. Grabe din, mga kaibigan, tong BSB na to. Gusto rin pestihin ang Signal Ultra. So for Signal Ultra, this is gonna be a good challenge for them kasi especially bihirang magkatapat tong dalawang team na to on a tournament. So maganda-ganda nga ang simulaan ng opening ng ating Just ML Cup this time around. Pero 8-15 ang ating score so far, so good. BSB is on the lamang side, mga kaibigan.
Tama ka naman dyan. At sa mga nanonood guys, sa bagong natin yung share yung stream natin kasi pag umabot tayo ng 8K viewers, automatic na lang 500 diamonds sa ating bibigay. Sa mga nanonood, exclamation notify guys, tas yung team na sunusuportahan nyo para sa lahat ng laro natin ngayong araw. So item check tayo. Direct po, wait, tama ba yun? Yun, eto na nga. 7K na rin pala tayo. So last 1K viewers, abunin tayo ng 8,000 viewers. Mamimigay kami ni Ate siya, Antidotes, ng 1,000 diamonds para sa inyo. Okay, so here comes the item. Nako, for Ling, last two item pa. 9.3K. Napakasakit to Ling guys kasi may Berserker's Fury. Actually, for Ling, as long as may Berserker's Fury ka, napakasakit na niya kasi once na kinuha mo yung blades mo or yung swords mo, additional damage na agad. How much more pag mabuo niya dito yung kanyang queen swing sa possible hindi na siya umalis pagdating sa team fight. But anyways, guys, kita natin Lord has been secured here by Team PSP sa ating laban na iwan pa dito. Si pareng Kupra natin nagkabalibagan na pero Shider QT nandun pala. So may batang ilalim, papatay lang din naman. At kita natin dito dalawang players ng DSB ang very aggressive lang din naman and ang mamba out for Signal Ultra ngayon sa ating laban. Grabe, kahit ako na nagulat dito. Akala ko ang patayin dun banda sa may jungle pero nakat na rin pala kaagad ni Shider QT killing Imba DJ o Sicilian kaagad na gusto sanang bumakap dun kay Kuya Blank but it's too late na ako po hindi kakayanin at yun dalawa pa silang namatay 2-for-nothing here comes the Lord sa top lane so kailangan depensa ng Signal Ultra to medyo mahirap-hirap. Inihintay pa dito siguro feeling ko for Signal Ultra pag nag-online pa tong Sicilian, makakapalag-palag na to. Pero so far, ang damage pa lang nila din halos eh nakay landslot pa lang. So, matagal-tagal nga silang pumatay if ever. Kasi sinasabi natin talaga si Sicilian, siya yung pinakakuha ng damage pagdating sa late game kasi para siyang mage na Aldous na may stock din. Pero ganyan sinabi natin kanina for Team BSB kasi talaga sinusold out nila yung Sicilian, meron silang PNK naka-ready agad. But anyways guys, ito na yung Lord sa may bandang top lane natin. Flicker in para kay Kupay nahuli. Sila't mga kaibigan, tingnan natin kung makakatakas ba. Pero yun, killing spree na for this lane ngayon sa ating laban sa mga panaisa. Nahuli dito si Shider QT pero makapag-mamba out lang din naman. At habang nangyayari yun, nakadiretso lahat ng minions dito ng Team DSB sa ating laban. Pero possible, masisira nila dito ang mid lane inhibitor turret. Pero anyways guys, that is again going to be a kill for Signal Ultra ngayon. So buhay pa ang Signal Ultra ngayon sa ating laban. Actually, comment on Chujin kasi hinuhuli niya talaga yung mga players dito ng BSB na pwedeng mabilis mapatay. Kaya nga, kitang-kita naman din dun. Eh, muntik pa nga akong tutusin, madamay pa yata si ano dito. Si Ling kung di lang nakatakbo, tatlo sana ang patay sa kanila. Pero well defended for Signal Ultra. Ayanin nila to, for sure. Pero yun nga lang, how long or gaano katagal sila maghihintay dito or tayo maghihintay dito for a comeback coming from Signal Ultra. But for BSB, ano na sila, chilling like a villain na. Naglilinis na lang sila ng base ng kalaban. Sooner or later, kaya na lang itong ipanalo. Unlike Signal Ultra, nako, timing is everything pa dito para sa kanila. Less error, less mistake, plus farm for Sicilian. Yun muna sila dito. Oo, kailangan talaga dito makapag-stop ng Sicilian guys. Kasi so far, meron na siyang Clock of Destiny plus the Lightning Transient dito. At para naman kay Wilson, that is the Wind Talker guys. So additional movement speed for this joint ngayon sa ating laban. Pero anyways, 10-18 at score, 30 minutes into our game time. At dito nahila ang isang demon for the side of Team DSB. Kaso yung nga lang pinasok na Chujin with that Winter Trap. Talaga si Iba DJ yung gusto, men. Talagang pinalapitan yung Sicilian dito. Pero last insanity for Rhea, medyo kulang lang din naman na damage dito. Ang Team Signal Ultra talagang umaarangkada na ang PSB ngayon sa ating laban. Habang nangyayari yun, nandito si Trevor. Talagang ayaw pa uwin si Black, mga kaibigan. At si Rhea na nakauwi pa kasi ang ating game number 1 mamupunta sa BSB. Grabe, mga kaibigan. And for this BSB, 1-0 lead kagad. Best of 3 to, mga bestie wapa. So, grabe ang lupit ng BSB dito. Comment ko lang.